Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today, nandito tayo sa Tokyo, Japan. So, actually, last day ko na at ngayon ko lang ulit i-vlog to. This is my third time here sa Japan. At ang gagawin natin today is i-convert natin yung photos na iti-take ko into AI. So, yeah, nagkape lang kami and everything. Inihintay ko lang sila matapos. Napansin ko recently, sobrang nauuso yung AI. But to think na pwede mo palang i-convert yung mga hero or b-roll shots mo na magaganda into something even more. At decide akong i-try at ito yung nag-iresulta. Pero, ito yung mga first results. But, dito sa trip ng sa Japan na to, nireserve ako talaga. Inisip ko, pagpunta ko ng Japan ulit, tatry ko yung AI content. Tatry natin kung anong mapupunta natin maganda, gagawa natin ng sobrang... Well, syempre, nandun na yung b-roll. Pero what more? Ano pa bang pwedeng iganda ng b-roll? Which is i-convert natin into anime. Tara na! Let's see what happens today. Pero ito yung mga nangyari these past few days na mga na-picture kong AI. Let's go! Shot number one. Okay, shot number two. Okay, so shot number three, let's go. Try natin tong landscape. Grabe, A7S III pinang photography. Pero kasi AI ang magtatrabaho nito. Patay foreground. Yan. Let's see guys. This is something really new na magagawa natin for this channel, yung mga content. I made photography, AI, anime. Sana maganda yung kalabasan kasi S3 lang ginamit ko guys. Pero sana makuha na din natin to. Sana marami pa. Especially sa buong 5 days na naman natin sa Japan. Okay guys, ito try natin to. Convert natin to sa AI. Hintay ko lang yung train. Guys, hindi ko na alam kung saan part to turning AI photos into... Hindi, turning my photos into AI. Hindi ko na alam kung saan part to, pero ito yung next na ito turn natin into AI. Tignan natin yung resulta. So guys, ito naman. Ito naman yung i-convert natin sa AI at natural. Okay, so next on the list na gawin nating AI. Itong view na to. Woo! Okay, so Martians, nandito tayo sa Tokyo Station. Yan, isa to sa mga i-convert natin sa AI. Actually ngayon, kakatapos ko lang pag-shoot ng isang hyperlapse. Nag-hyperlapse ako sa mga lugar minsan, depende kung gaano kalaki. Tsaka kung trip ko, grabe oh. Ganda! Ganda rito, pare! Pare, ganda rito, pare! Aakas eh oh. Kita mo yan, pare oh! Daliri ko, pantito. Oh, yun o, pare, o. Oh. Oh, diba? Walang ganyan sa Pilipinas, pare. Okay. So, yun. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito as a hyperlapse. And also, tingnan natin yung kalalabasan nito pag kinonvert natin siya as an anime hyperlapse. Pero ngayon, saan tayo next? Hindi ko alam. Let's see. Okay, so guys, ngayon dito kami sa may Starbucks. Sa mga hindi ko pa nasasabihan sa Martians ko dyan na pupunta ng Japan, isa lang masasabi ko, mag-prepare kayo. Kasi isang damakmak na lakad yung gagawin nyo. Magsuot kayo ng running shoes, ng shoes na pwede mong ilakad ng isang 1,000 kilometro. Ganon kailangan yung paghanda. 1 week ang ensayo bago kayo mag-Japan. So, eto na nga Martians, after ng matinding biyahe. Matinding biyahe na talagang nakakapagod. At makalipas ang ilang linggo ng pag-iisip, pagtatrabaho, pagkayod, pag-overthink, pag-mental breakdown.
finally na-resolve ko na. So, I found the secret sauce. Hindi naman secret sauce, something new. The extra gravy, the cherry on top na hinahanap ko para sa next travel sequence na ginawa ko. Kung napanood nyo yung previous Japan videos ko, lagi ako may pa-showcase ng B-roll na pinapakita either sa dulo or sa umpisa. But this time, sa sequence na to, bago nyo itong, well, after nitong video na to, itong talking head na to, malalaman nyo kung anong ginawa ko. Not specifically kung paano, but mag-share ko ng unting details. So yun na nga, I fused or combined. Ano bang term? I combined my B-roll shots with AI animation. Habang sinasabi ko sa inyo ngayon kung anong result, well, ito nakikita nyo kung ano yung result from this specific shot into this shot. So kanina sinabi ko rin sa inyo na meron akong unting mga hyperlapse na shoot, and ito naman yun. Syempre yun yung mga kanabasan, yung normal hyperlapse na hindi normal dahil naglakad ako sa arawan para magawa yung hyperlapse na yun. Di bali nang magbago yung color grading ng balat ko, mag-iba yung saturation ng braso ko, ma-achieve ko lang yung hyperlapse na yun. But I thought to myself, paano bang magiging mas okay pa ang isang hyperlapse? Bukod sa syempre, pwede kang mag-FPV, pwede kang mag-ultimate hyperlapse na babiyahe ka talaga sa isang town para nang makuha yung, alam mo, yung building, iigit ka sa buong building, something like that. But the time that I have to shoot the hyperlapse is instantly just 5 to 10 minutes. Yun lang ang binibigay sa akin ng oras. Para, alam mo yun, syempre nakakahiya naman kung kakainin ko yung oras ng iba para lang ma-achieve yung gusto kong shot. But most of my friends know na I really take time to, you know, compose and make a shot. So yun, I had the time, the quickest, fastest way to do a hyperlapse. And then a thought came to me, paano ko siya mas mapapaganda? Well, nag-research ako, well, alam ko naman na yung AI, na gumagawa yung AI ng kakaibang look sa isang video. And then ito, na-apply ko siya ng ganito. So far, tricky tong AI na tong gawin dahil hindi ano pa siya, nasa baby stages pa ang AI, hindi pa niya super duper master ang pag-identify ng videos ng ulo, minsan nagbabago pa yung ulo, hindi niya pa mastery ang pag-convert ng kamay. And this B-roll sequence na mapapanood nyo is mostly composed of all of my shots that I had or that I took sa Japan trip ko, and some were previously from Kyoto, and yung iba photos. Binuhay ko yung photo na to and ginawa ko siyang ganito. Well, hindi naman makita ngayon, but ito yung, yun yung opening. Ang problema ko ngayon is, isa-sacrifice ko ba yung music na napili ko for the sake of ma-deliver ko to maigi sa inyo kasi may copyright. Pero kung isacrifice ko man yung copyright sa video na to, sa next video naman, ipapakita ko sa inyo yung breakdown kung paano ko talaga to, kung paano ko siya ginawa originally. Well, bukod sa inyo, mga shots ko to and photos, papakita ko sa inyo shot by shot kung paano siya nangyari. Or simply, to put it in the easiest terms, paano siya na-convert? But full disclaimer lang, it's not really something to be hyped about na, may AI na, pwede ko na to. Hindi pa. Para sa akin, hindi pa. Nasa early stages pa siya. But if you wanna try it out, maybe, yun, pwede nyo siyang i-YouTube how to do it and such. Kasi, ayoko pang mag-share ng something new sa inyo guys na hindi pa ako sure. Kaya, pinapaganda ko pa yung craft. Pag na-master ko na yung craft, saka ako pwede mag-share. But, yeah. After, kung na-survive mo tong almost 4 or 5 minute talk with you guys and showcasing how the shots turned out, and also, kung naging successful yung paghanap ko ng kanta sa B-roll sequence na to, I hope you guys enjoy. But kung hindi ko man in-upload yung talagang original song na ginamit ko sa B-roll sequence, may sinave ako na Google Link Drive sa baba para mapanood nyo siya personally. Honestly kasi, yung pag-convert ko to AI, talagang pinagtunan ko ng pansin. And sayang naman kung di natin mamonetize tong video na to dahil para sa akin bago to na masishare ko sa inyo na possibly someday, it's gonna be possibly maging mainstream at magawa na ng lahat ng normal na tao. I hope you guys enjoy this B-roll sequence and kita-kits tayo, I guess, sa B-roll breakdown. Peace out. Roll that intro in 3, 2, 1, anime intro. Let's go. Oh.
Johnny.